Hello guys, how are you? How you doing? Good morning, good afternoon, and good evening. Excited po ako na ibahagi ko sa inyo ang reaction video ko. Kasi alam mo, number one, hinahangaan ko talaga si Pinoy Mystery Channel doon sa sistema ng paggawa ng kanyang pelikula o kaya kanyang video. So ano ba yung mga gustong-gusto ko sa paggawa niya sa editing? Yung musika. Ano, match na match sa kanyang pananalita, tapos yung bigla ina humugot ng ano ng istorya, tapos tamang-tama yung pag magic na yung ginagawa niyang zoom in zoom out, doon ko talaga nagugustuhan. Sabi ko, wow, ang galing talaga niya sa editing at saka yung magtagpi-tagpi ng istorya, tapos katugma doon sa musika na parang hinugot yung kaluluwa mo. So yun ang mga number one na gustong-gusto ko sa kanya. And of course, hindi lang dahil sa magaling siya maggawa ng istorya, kundi yung paggawa din ng mga ano sa editing, yung paikot-ikot, diba? Minsan meron pang sistema na parang, uy, kulang pa ito, parang may part 2, yung parang ganun yung pakiramdam. So anyway guys, kaya nahiligan ko yung reaction video kasi naalala ko nung bata pa ako, siguro mga 7 years old, 8 years old, nung araw wala pa yung television sa amin, sa bahay namin, no? Pero yung television, uso na yun sa mga mayayaman, pero kaming mga mahihirap, wala pa kaming television. So nung ano na, yung black and white, di po ba? Yung gustong-gusto ko sa ano, sa reaction video, nakakapagbigay ng number one, kaalaman. Number two, binibigyan tayo ng palaisipan. Number three, binibigyan tayo ng pag-iintindi. Kasi bawat istorya may rason. So, doon talaga ako humahanga. At saka, talagang damang-dama mo yung boses na lang. Minsan nga nakakapagtaka, boses ba talaga ni PMC yan? Wow, ang galing naman. Buong-buo, di ba? Yung talagang, kumbaga sa ano, sa Espanyol, machong-macho na boses na madadala ka talaga sa istorya. So yun ang gustong-gusto ko sa reaction video, not only the content of the story but how he actually edited the video. Kaya marami tayong mapupulutan. Kung kayo po ay kagaya ko, nag-uobserba ako sa mga editing na mga ginagamit at yung pag-edit, pagdugtong-dugtong sa bawat istorya, doon ako humahanga. Kasi syempre pag hindi pa tayo marunong at hindi tayo marunong gumamit ng mga background music, paano ba ano pananalita? Kasi minsan iniisip ko, ginawa niya ba yung pelikula o kaya yung video na to, ano muna, yung video muna, tapos nag voice over ba siya, tapos saka nilagyan ng ano, ng cinematic na coloration doon sa resolution ng video. O kaya minsan hinihimay-himay ko, sabi ko parang pagluluto, 'di ba? Pag nagluluto ka, una pag nag-ano ka, pag naggagawa ka ng sote, una garlic, 'di ba? Ah, hindi pala. Cooking oil muna o kaya olive oil o kaya kung ano-anong nauuna, 'di ba? Yung ano muna, oil muna, cooking oil. Tapos lalagyan mo ng garlic, tapos yung mga recipe, onions, kung ano-ano, tapos iba-ibang klaseng mga spicy season, 'di ba? Kaya sumasarap, nagiging malinamnam yung pagkain. Ganun din dito sa paggawa ng ano, ng video. Kailangan marunong ka maghati-hati, mag-edit-edit, mag-trim, tapos doon sa title, magkatugma, tapos talagang super galing. Kaya hinihimay-himay ko ang mga video niya. Sabi ko, wow, kahanga-hanga naman ng ano na to, ng tao na to. So, hindi lang siya super galing maggawa ng istorya. Balanse ang kanyang ano, pagbigay ng maniobra. Kasi hindi yung nakakasakit ng damdamin, hindi nakakaapak ng ano, pagkatao, kundi istorya lang. Kaya super-super hang ako sa kanya. I truly love PMC. At saka syempre, gamitan natin ng reaction video. Copyright disclaimer. Meron po akong pahintulot kay PMC mismo. Pinayagan niya ako. So, under Fair Use, Section 107 of the Copyrights Act 1976, itong video na ibinabahagi ko po sa inyo ay
tungkol lang sa reaction video for educational purposes. Kung kayo po ay kagaya ko na habang nanonood, nagmamasid-masid kung ano ba yung technique, strategy niya, paano magkatugma-tugma yung voiceover, yung mga ganun tema. So anyway guys, I am so happy to welcome you in my channel dito sa USA Livestream. And of course guys, reminder lang to. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa akin, mag-subscribe na po kayo. Tapos, gawin nyo na yung tama, todo-todo nyo na, ano, i-click yung notification all, tapos i-share nyo yung video para may algorithm, analytic, at saka views, okay? And then, of course, wag na wag nyo kakalimutan, mag-iwan kayo ng bakas. Ano sa palagay nyo? Pero yung pag nag-iwan kayo ng bakas, yung professional ha, walang pang-iinsulto, walang pagbabatikos, kundi yung tungkol lang sa istorya. And then of course, syempre pinaka-importante, suportahan nyo si Pinoy Mystery Channel, mag-subscribe kayo sa kanya dahil galing sa kanya itong video na to, nire-react lang natin. So anyway, without further ado, pakinggan natin yung tungkol kay FLM. Kung hindi nyo po kilala si FLM, kamag-anak po siya ni Marcos, okay, Nina Marcos. Yung pangalan niya, Francis Leo Marcos. So anyway, pakinggan natin guys. And then don't forget, okay guys, at the end of this video, magbigay kayo ng thumbs up. And then of course, magtulong-tulong tayo. Tayo-tayo lang naman, di ba? Pang-aliw lang po ito. And also, kung pwedeng gamitin sa educational purposes, more power to you. Kasi nasa atin naman yung ano, opinion, di ba? Bahala tayo sa sarili natin opinion. But it doesn't mean na may sarili tayong opinion eh kailangan kung ano na lang isipin. Hindi, kailangan gawin natin sa tamang paraan. Okay, guys? So anyway, in advance, maraming salamat po sa inyo, okay? Sa pagsusuporta at sa panonood. Kung manonood kayo, gawin nyo na ng pull pack. Watch the whole video. And then, of course, once again, I just want to reiterate, supportahan natin si Pinoy Mystery Channel para mas lalo pa siyang ano, gaganahan gumawa ng iba't ibang istorya. Okay, guys? And then, of course, huwag niyong kakalimutan, walang personalan ito, kundi kwento lang, okay? For entertainment and educational purposes at the same time. Kung may mapupulutan kayo, okay. Kung wala naman, okay lang, diba? So, anyway, thank you. And let's actually watch and check this out. Suportang spiritual lang po ang hinihingi ko. Hindi ko po kailangan ng suportang pinansyal. Ayan, klaro ha. Hindi niya kailangan ng donasyon sa ibang tao kasi mayaman naman talaga siya. Marami po akong pera. Nagbabawas lang. Wow, sana all. Sana all tayo, di ba? Yun ang yabang. Hindi ko kailangan ng pera nyo. Marami akong pera. Nagbabawas lang. Gal. Wow! Ang saya-saya. Nagbabawas lang. Wow! Ang sarap pakinggan. Okay, Lord. Kaya po, pagka sinabi na yung si Francis hindi ko kailangan ng pera nyo. Marami akong pera. Pera nyo. Marami akong pera. Marami akong pera. Pera. Totoo ba na ang yaman ni Francis Leo Marcos ay galing sa ginto ng Cordillera? So anyway, ito yung sinasabi ko na yung paghugot, di ba, ng pananalita niya. At saka yung paborito ko na parang hinuhugot yung puso mo at iniikutan ka. Totoo ba? Totoo ba? Parang wow! Kamangha-mangha ni PMC, ang galing-galing. Paglipas ng maraming buwan, wala nang kumalat ang pandaigdigang salot. Halos lahat ng mga bansa sa ibabaw ng daigdig ay naapektuhan. Kaya mga pamahalaan ay nagsipagkilos upang tulungan ang kanilang mga mamamayan na masupo ang pagkalat ng karamdaman. So anyway, di ba nakita nyo yung pag-ikot ng ano ng camera? May zoom in, zoom out, tapos kinalabutan tayo sa pananalita ni PMC. Sabi ko, wow, ang galing-galing naman. Sana ang ipinagdadasal ko, manalo siya sa mga ganitong uring vlogger, YouTuber, content creator award, di ba? Ang galing. Halos 2 milyong katao na ang nahawaan ng sakit at sobra sa 100,000 ang nangamatay dahil dito.
So, dito sa panig ng video na to, parang hindi ko alam kung totoo o hindi, okay? Parang gumamit siya ng green screen, 'di ba? Kaya sabi ko, pag ako nanonood ng reaction video, hindi lang yung istorya ang tinitingnan ko, paano rin ginagawa yung video. Kasi napakagaling talaga. Kaya love na love ko talaga si PMC. Super galing magkwento. Super ganda ng boses. Super ganda ng mga music background. At saka minsan nga, lalong-lalo na nag-iisa ako minsan. Pag nanonood ako sa mga video niya, nangingilabot pa ako. Yan ang tinatawag na ano, skill. Skill, diba? Oh my goodness. Cinematic talaga. Parang, alam mo yung mga pinapanood ko kay ano, kay PMC, para yung nakikita ko yung mga artistang veterano nung araw, yung talagang ano, yung talagang may ano, may pabigla-bigla na yung puso mo na ano, parang nayuyugyug yung puso mo na wow, ang galing naman magkwento, nangingilabot ako, pati yung balahibo ko tumatayo yung balahibo sa ano, sa dito sa kamay ko, sabi ko nang ganun, hindi pala sa kamay, sa braso ko, sabi ko, tapos sa likod ng leeg ko nangingilabot, sabi ko, oh nako, para naman tong mystery. Yun na nga, di ba mystery talaga. Wow, I love you PMC, ang galing-galing mo talaga, super galing mo. Ngunit sa gitna ng pag-iikahos, ng paghihirap ng mga bansa, mayroong mga nagpakita ng kanilang pagmamahal at pagmamalasakit sa kanilang kapwa. Marami ang naniniwala na ang nagpasibuno ng mayaman challenge na si Francis Leo Antonio Marcos ay may minanang ginto mula sa kanyang pamilya. So anyway guys, naririnig niyo ba yung background na parang meron ano, lightning, yung kidlat, 'di ba? Yung napapaganong ka sa yung para bang sabi ko, wow, ang galing talaga sa paggawa ng film na 'to. Kumbaga yung video, sabi ko yung pag-iistorya niya, yung daloy ng pananalita niya, tamang-tama doon sa musika na background. Tapos talaga hindi ko ma-explica yung ano eh, kasi alam mo Bisaya ako, kaya hindi ko ma-explica sa Tagalog. Pero anyway, I truly truly love Pinoy Mystery Channel. Talagang humahanga ako sa kanya. Number one fans talaga ako. Kasi talagang pinapanood ko yan, mga video niya. Nakaka-exciting. Parang hindi mo na kailangan ano, i-turn on yung ano, yung television. Sa kanya ka na lang talaga tututok. Hindi lang dun sa kwento, kundi pati na yung cinematic na hugot. Yung parang, wow, sabay-sabay yung musika. Tapos yung zoom in, zoom out na ginagawa niya. Tapos yung basta meron siyang ginagawang magic dito na hindi ko pa na ano, na didiscover. So anyway guys, kung gusto niyo talaga panoorin yung buong istorya na to, mag-subscribe kayo kay Pinoy Mystery Channel. And then of course, pati na rin sa akin. And then also, pag-aralan niyo, baka malay niyo, makakuha kayo ng mga iba-ibang tips and idea how to make a video sa pamamagitan ng panunood. Kasi alam mo, kahit wala yung ano, yung mga recipe dyan, pag tinitingnan mo paano mag-zoom in, zoom out, tapos tamang-tama yung tugtog ng musika sa cinematic, nadadala ka. Yun ang pinaka-importante, di po ba? Hindi lang sa istorya, kundi paano gawin ang isang video na ganito. So anyway guys, excited ako ibahagi ko to sa inyo. Okay guys? Ang tanong, totoo ba? Totoo ba? Ayan ang pinaka-paborito ko. Totoo ba? Totoo ba? Sabi ko, buong-buo talaga yung boses ni PMC. Napaka super lucky naman niya. Talagang, totoo ba? Diba? Totoo ba? Kaya sabi ko, totoo ba? Diba? Tapos, pag binasag pa yung salamin na ano, background niya, parang mangilabot ka. Yung kwento, hindi naman nakakapangilabot, pero yung ano, background, kaya sabi ko, wow, ang galing-galing talaga ng mamang to. Talagang super galing. Kaya sabi ko, napamahal na talaga sa akin si PMC, kasi sabi ko, wow, ang galing niya magkwento. Kaya minsan, pag nanonood ako ng iba't ibang klaseng reaction video, pinapakinggan kong mabuti, si PMC ba ito? Siya ba ito? Kanya ba itong channel? Kasi siyempre may ganun na boses na sabi ko, ang galing talaga ni PMC. Bahala na kayo. Kayo na ang magbigay pugay sa kanya, ha? Suportahan natin ng todo-todo.
kung ang kanyang subscriber ay millions, ay naku, doblehin pa natin yan, suportahan natin para lagi tayong ano, may pinapanood na mga panibagong video upload niya. Okay guys, so anyway, maraming salamat, welcome to USI Livestream, and of course don't forget to support PMC, ha? So guys, don't forget to support PMC. He is one of my favorite historian. And of course, huwag niyong kakalimutan, subscribe to his channel and then watch this story in full, okay? Kasi hindi ko pinakita ang buong-buo para meron suspense. So anyway guys, thank you very much. I'll see you later.